daw sapat ang supply ng mga recyclable waste dito sa Pilipinas, kaya kailangan pa rin daw mag-angkat ng marerecycle na basura mula sa ibang bansa. Ayon po yan sa isang kumpanyang nagpakita sa GMA News ng proseso ng paggamit nila ng basura bilang panggatong para sa paggawa ng semento. Tinutukan niya ni June Veneracion, exclusive! Sa loob ng planta ng Holcim Cement Philippines sa Misamis Oriental, makikita ang mga agabundok na processed engineered fuel o PEF mula Australia. Ang PEF ay mga naprosesong basura na ginagamit bilang alternative fuel o panggatong sa paggawa ng simento. Meron daw sariling pasilidad ang Holcim sa paggawa ng alternative fuel mula sa basura na makatutulong sana sa lumalalang garbage problem ng bansa. Pero kailangan pa rin nilang mag-angkat dahil hindi sapat ang kanilang supply ng recyclable waste mula sa mga lokal na industrial at commercial company. Unfortunately, maybe for the country, there is not so big quantity of industrial and commercial waste ready to be transformed in alternative fuel. Ang kaso, naka-hold ngayon sa Bureau of Customs ang inangkat na PEF ng Holcim na 7 container ng PEF mula Australia dahil may problema sa customs declaration kung saan lumabas na ito ay nakadeklara ring municipal waste o basura. Paglilinaw ng Holcim, PEF talaga ang laman ng shipment at hindi dapat ituring na basura dahil panggatong na ito. I want to show you that this is not made from municipal waste. There is no local smell. Nanindigan naman ang customs collector ng Port of Tagoloan kung saan nakahold ang shipment ng Holcim na hindi pwedeng i-release sa mga container mula sa Australia. There are 3 violations sa customs. Ang unang makikita is declaration, is classification, and evaluation. Alin sa tatlo? Yun ang unang mong dapat i-establish sa customs. And we have identified 2. Nauna nang iginiit ng Holcim na tama at totoo ang deklarasyon nila na PEF ang laman ng kargamento. Ang kakulangan sa supply ng raw materials para sa alternative fuel, patunay na marami pa rin ang hindi nagre-recycle ng basura at umaasa na lang sa mga landfill. Maganda na na-segregate na natin yung mga biodegradable, non-biodegradable at recyclable. At yung mga recyclable na yon o non-biodegradable o residual waste, pwede nating magamit yon dito sa cement plant ano, bilang alternative fuel. Sabi ng dating kalihim ng Department of Science and Technology, ginagamit naman talaga ang PEF sa mga cement factory. Katunayan, may planta pa raw nito sa Pasig noon, pero nagsara nung bumagsak ang presyo ng coal. It's internationally recognized. No? Maraming mga types of that. No? And one of the most prevalent now, yung RDF, yung refuse-derived fuel. No? June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.